Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, October 7, 2024. At latest update sa low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayong sa PAGASA, Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung salubungan ng hangin galing sa Northern at Southern Hemisphere ang patuloy na nakakaapekto sa may Southern Luzon at buong bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung epekto nitong easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko at ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ayon sa pinaka-latest 24-hour Tropical Cyclone Formation Outlook ng PAGASA, huling ang namata nitong low pressure area sa layong 70 kilometers west-northwest ng Quron, Palawan at halos hindi ito gumagalaw. Ayon naman sa PAGASA, hindi ito inaasahan na magde-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ngunit asahan pa rin na magdadala ito ng mga pagulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng ating bansa. Habang may bagong bagyo naman na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at huli itong namataan sa layong 2,540 kilometers east of Northern Luzon, hindi naman ito inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng PAGASA. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, dahil nga sa epekto nitong low pressure area at intertropical convergence zone, asahan sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagulan. Habang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa buong bahagi naman ng Mindanao ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng ITCZ. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa PAGASA ay walang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating maingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Keep safe everyone!